Tara mga kalingap, isang mapagpalang araw po. Dito po tayo ngayon sa bayan ng Mercedes, dito po sa Camarines Norte. At ayun nga po, napag-alaman natin na si Tatay, yung hindi po makapagsalita, ay dito po natin sa lugar na to nakita. So ngayon po, binalikan po ngayong araw mga kalingap at gayon pa man, kabutihang palad, may nakapagsabi po na siya po ay aking kababayan, taga Katanawan, Quezon. So ngayon po, hanapin ko po ulit si Tatay. May dala po akong pagkain para sa kanya. Ito po, ito ang aking pagkain para sa kanya. Sana makita natin si Tatay. Toy, nasaan yung matanda dyan? Nasaan kaya ngayon? Dad! Si matanda daw kung pinapakaman mo! Dito yung nakatira? Saan naglalagay yun? Tanong natin dito kay kuya. Hapon? Tanong tayo dito. Nasaan po kaya? Saan kaya kuya yung naglalagi? Pero sa inyo natutunog? Dito? Ngayong matagal na po yung dito? Ano, mga pamal lang dito na ano. Pero dito siya madalas. Lugar na to. Saan? Matagal na po yan dito, kuya? Ha? Matagal na dito? Di, mga ano pa lang ito. Di ka itong magpunta. Naplana ito. Bangkina kasi na agi. Sinyarap ko sila kapunta. Ano nung isang araw, nakita namin. Marami nakapagsabi. Kababayan ko pala. Taga Katanawan, Quezon pala yan. Ang sabi sa akin, nakausap ko, matagal na daw hinahanap, may isang taon na, kala daw nila wala na. Eh nakita dun sa vlog ko, marami nakapagsabi na taga Katanawan, ay kapitbahay ko lang, taga San Narciso ako eh. Kita ko siya dito nung isang araw. Kaya nag-request yung... Saan po kaya dyan sa sentro makikita yon? Dyan sa palengke? Dito. Hindi po talaga siya nakakapagsalita. Saan naiwan yun ng mga damit nyo dyan o naiwan dyan? Hindi nakakapagyan at nakasama po. Ibig sabihin matagal lang talaga siya dito? Pero ano ko lang, wala pang tambuan yun ng pagkakas sa bayo. Ito yung tangin natin ko eh. Binigyan ko nga yun ng damit. Ang katawa ko ng damit, yung overall. Ginawa ko yan, kausapin kita, interviewin kita, at ikaw pala yung nakakaalam kay Anay. O mga kalingap, si Kuya, ano pong pangalan mo, Kuya? Kuya Arlan. Siya po yung nagmaganda loob. Sana mapanood po ito ng kamag-anak ni Tatay. Siya po yung ano, nagbibigay-bigay doon ng pagkain, binigyan din nila ng damit. Kaya salamat kay Kuya Arlan na ayun, parang kinukup na, kumbaga, parang kinukup na niya si Tatay. Pero yun nga lang, hindi natin inaasahan sa oras na to, tanghali, eh wala siya, hindi natin alam kung nasaan. Baka daw nasa sentro, nasa palengke. Eh, ang importante, nakausap natin kasi dito namin siya talaga nakita. So, sana mapanood po nung kamag-anak ni Tatay at yung kumukup din kay Tatay. Balita, Kuya, kinukup lang din yan doon sa lugar sa Katanawan, Quezon. Ay kumukup lang sa kanya at yun nga daw, malalayo yung mga pamilya. Yung nag-message sa akin, nagkukup lang din doon kay Tatay. Ang alam naman nung tao na yun na nagkukup kay Tatay, ay kalay wala na. Kasi isang taon na daw ay. Matagal na daw na nawala doon.
Kaya nagtaka sila, bakit ano, nakita nila sa vlog ko na ang layo doon abot, nasa Mercedes. Bicol na to halos eh, di ba? Bicol eh, nasa Quezon yun. Medyo may kalayuan na. Tsaka sa ganung edad, mga ilang taon na kayong kuya? 60, no? Pero ang ano, wala siya, hindi siya nakakapagpalitan. Oo, oh, hindi talaga. Minsan kasi padaling araw, kuya ko dito, nakakausap ko. Wala siyang ano, hindi siya nakakapagpalitan. Oh, senyas lang. So, ibig sabihin, matagal na talaga siya. Ano? Matagal na talaga nandito. Ano? Pero dito lang talaga, madalas. Oh, oh, madalas dito nato, yun. Natutulog. Natutulog. Yes, sir. Minsan doon sa waiting shade. O, dyan. Sa may mga ano? Sa may ilong yun. Sa resigilan. Kaya mga kalinyap. Tsaka doon sa kamag-anak po ni ate. Ayan, si Kuya Arlan po yung nagtutulong. May pamilya ka, Kuya? Meron. Yan, salamat po sa kanya. At ay, ganun pa man, ang importante, may kumukup dito sa kanya, may mababalikan tayo. Kasi ang hirap kasi nung palaboy eh. Kung sinong-sinong tao yung pwede natin matanong, kung sinong-sinong tao yung pwede natin makausap. Mabuti yung nandito. Kung sakali man hindi natin natagpuan ngayon, pwede natin balikan sa sunod na araw, mga kalinatan. Hindi man natin naasahan, pero sana. Pero pasalamat pa rin tayo kay Kuya Arlan dahil hindi man niya... Hindi mo po kaano-ano yun, di ba? Hindi mo kaano-ano. Nagmagandang loob ka lang talaga kasi. Ang kawawa. Gano'n naman, pag may talagang naano dito, nadaan ng mga gano'n, pinabigyan namin pagkain. Hmm. Yung mga marami na dito ang nagtambay. Ah. Misa, no, wala na nga yung iba. Yung na naman lang bago. Hmm. Yun si ano, si yung may anong matagal. Oo. Ang tawag po sa kanya doon sa Quezon, ano daw, apaw. Apaw ang tawag daw. Kasi nga, hindi nga kapagsalita. At pipi kumbaga. Oo. Ayan, salamat. At, may mabuting loob na hindi man kaano-ano na kumukup din kay tatay. So, siguro sa oras ng mga kalingap, check natin kung makikita natin si tatay. Pero, kung wala talaga, pwede naman natin balikan. Importante, may nakausap na tayong tao, si Kuya Arlan. Kuya Arlan, maraming salamat sa iyo ha. At, ayun, may pamilya ka po. Dito ka pa rin po nakatira. Ah, dito daw siya nakatira. Ayan, salamat po sa iyo. At, ganun pa man, hindi ko rin man talaga lubos kilala si tatay. Nakita ko lang kasi galing kami dyan sa Mercedes, nagpa-feeding kami kahapon sa mga senior. Nadaanan namin, nakita namin, sabi ko, balikan natin. Ay mga kalingap, sa puntong ito, hindi po natin alam kung nasaan si tatay, pero ganun pa man balikan natin. At salamat pa rin kay Kuya Arlan na nagmagandang loob siya. Hindi man natin akalain na sabi nga niya, kung sino-sino na daw yung napakain niya. Kaya salamat, may mabuting kalooban si Kuya. Ano, kaya salamat po sa patuloy na pagsuporta. Hintayin po natin kung ano man ang susunod na mangyayari. Kung makikita man natin, balikan po natin. Yan, Kuya Arlan, maraming salamat. Sana sa susunod pagbalik namin. Salamat. Ay! May ano ka rin? Uh-huh. Ay! Anong nangyari na sa'yo? Uh-huh. Ay, disgrasya yan. Batang pa. Ay, mga kalinga po. Ano po yan? Disgrasya. Ilang taon ka na? Walong taon ka pa lang. Ay, mga kalinga po, si Kuya, ano? May ano? Bida ba? Yan pala yan, oh. Pero, normal naman. Normal. Kulang lang. Ay, ngayon ko lang napansin. Pasensya na. Kasi kala ko. May mabuting puso, mga kalinga po. Kita naman natin, may sabihin na nga natin may kapansanan si Kuya sa madaling salita, di ba? Pero yung puso niya, yung kalooban niya ay taos pusong tumutulong, ano, nakaka-inspired ka, Kuya. Kasi kalooban mo ganyan. Ngayon ko lang napansin, pasensya ka na. Pero ano naman, Kuya, yan normal, wala ka namang inanong gamot o ano. So ibig sabihin, bata ka pa lang, ganyan na. Normal na. Yan, nasama tuloy kita kung anong man yung... Ano man yung pakay ko kaya tatay. Panood ko din yan. Ayan. Panoorin mo, Kuya. Ayan. Mga kalingap, hindi ko inaasahan na siguro nakita nyo na to kanina pa kasi nag-i-interview ako, hindi ko nakita eh. Siguro nakita nyo na si Kuya Arlan pala ay may kapansanan. Pero ganun pa man, sa kabila ng kanyang kapansanan na ganyan, yung kalagayan niya, eh tumutulong siya kahit pa paano. Ano? Kuya, mayaman ka? Hindi. Hindi? Mayaman ang iyong puso. Ano? Aww. Isipin mo yun, oh. May ganyan siya, pero yung busilak, yung kalooban niya, mga kalingap. Nakaka-inspired si tatay. Anong si Kuya Arlan? Ilang taon ka na, Kuya? 49 si Kuya. So, ibig sabihin, 8 taon ka pa lang, ganyan na yan. Tapos hanggang sa nakapag-asawa ka. Ilang pang anak?
Ayun. Sa kabutihang loob, ganito pala si Kuya. May trabaho ka, Kuya? Ay, nag-ano ka? Imprinta. So, ayun. Mga kalingap, hindi man natin lubos na nakita si Tatay. Sabi na, Tatay Apaw. Ano? Hindi man natin nakita. Pero ganun pa man, hindi po susuko si Mr. Ron Official dahil sanay po tayo sa mga ganitong bagay. Sanay tayo sa paghahanap. Dahil yun nga, charity vlogger po tayo. Pag sinabing charity, ibig sabihin mahaba yung kahulugan niyan, sabi nga ni Kuya Bal. Hanggang saan ba yung pagtulong mo as a charity? So ngayon po, hindi po tayo susuko. Hintayin po nating mahanap si Tatay Apaw. At ganun pa man, salamat kay Kuya Arlan sa mabuting kalooban niya. Kaya nagpapasalamat po ako, mga kalingap. Sana po makita natin si Tatay Apaw sa mga susunod nating mga video at mga vlog. Muli po, mga kalingap, Mr. Ron Official, humingi po ako ng inyong tulong. Sana po suportahan niyo po. I-share po natin yung ating mga video at ang aking mga vlog. At ganun pa rin, ganun pa man sa aking kasamahan na nagbibideo ngayon, si Erwin Official, mga kalingap, nire-recommend ako po sa inyo. Suportahan niyo po ang kanyang official YouTube channel. Marami rin po siyang video, marami rin po siyang vlog. At the same time, umaasa din siya na sana po tumaas ang kanyang subscriber na sa ganun makatulong din siya. Kasi mahahawa natin yan, lalo't lagi natin kasama si Erwin, mahahawa natin yan. Kasi may mabuting loob din naman ang batang ito. Kaya mga kalingap, suportahan po natin Erwin Official. At syempre, salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, at syempre kay Kalingap Rob. Sa lahat po ng bumubo ng Kalingap Partners, Unicap Member, maraming maraming salamat po. Thank you so much mga kalingap, God bless and peace. At yun nga po pala, special shout out po sa pamilya at nakakilala kaya Tatay Apaw, sila po ay Atubong at Katanawan Quezon. Sila po yung nag-PM sa akin na makonfirma, sila po yung nakakilala kaya Tatay Apaw. Sila po si shoutout kay Crazy Lynn Butor, kay Ma'am Ronalyn Palermo, at kay Ma'am Arlene Peña Redonda. Sila po yung nakakilala, sila po yung tatlong nag-PM sa akin. Patungkol kay Tatay Apaw, sila po yung nakakilala. Ayan. Shoutout po sa inyo, sa Palermo family at sa Peña Redonda family. Maraming maraming salamat po.